Hello. Ma. Kumusta na? Kaka-uwi mo lang? I just came from work. Okay. Kumusta na? I'm okay, I guess. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. Okay ka lang? Yung sakit lang tuhod ko. Saka yung pinabutas ko yung paa ko eh kasi may lumubog na bato. Saan? Sa paa, talampakan. Butas, ganun. Kadiri, hindi ka napapakita dito. Hinugasan mo? Oo, hindi. Pinaopera ko nung isang araw. Pinatanggal ko. Ang lalim na yun. Tagal na dun yata nun, 2 buwan. Tinanhi ba? Hindi, ano lang siya, ganun. Tapos sinunog. Sinunog yung paligid. Namamaga? Hindi, yung tuhod? Hindi na. Yung tuhod ko, nakapag Zoom consultation. So main appointment? Yeah. Consultation? Zoom consultation, yeah. O, kailan daw ang operation at surgery? Anytime daw ngayon kasi namamaga daw to kasi may fluids. Kaya ganun. So, ano pa yan? So, kailangan pa nila tanggalin yung fluid bago operahan. Ay, aspirate pa nila? Kasi hindi naman daw ito magda-die down eh. Mamamaga lang ito ng mamamaba. Maga pa rin siya, mainit lagi. Dapat nga. Hindi naman gagagaling yan kung hindi papa-operate. Dapat nga, dyan na lang ako nagpa-opera eh, no? Dapat nga, umuwi ka na nga dito. Tapos, kaso tagal na ito, 2 buwan. Pwede ka naman umuwi dito, tapos ipa-appointment ko na dito. Oh, tapos 2 months akong dyan-dyan. I don't wanna stay there for 2 months, ma. Kaso naman nandiyan ka kung ano na lang pinagagawa mo. Bakit ba? Bakit mo pinatawag? What do you want? Nasabihan lang kita, ano na naman yun kasi nangyari. Ano na naman yung nangyari dyan? It got out of proportion. It was my fault. Ako mali. Okay ka lang dyan? Okay ka lang? Yeah, I'm fine. I'm coping. So, umpisa pa lang kasi sinasabihan na kita. Bago ka umuwi dyan, sinabihan kita. Hindi kita pinag-aral, hindi kita pinalaki na para magkaganyan ka lang dyan. Ikaw ang nag-desisyon. Nag-desisyon ka, sinabi ko sa'yo na hindi pa muna kayo ang nag-desisyon, na mag-aasawa kayo, na magpapakasal kayo. Didesisyonan nyo na ako mismo, na nanay mo, alam ko yun, na hindi mo pa kaya. Tingnan mo yung ginawa mo. Nakakasakit ka ng tao. Mali yung ginawa mo. Ano? Kahit hindi mo sabihin sa akin ang lahat, pero nanakit ka ng tao. Hindi biro-biro ang pagpapakasal kasi. Pinag-iisipan nyo ng maraming beses. Pero anong ginawa mo? Sa umpisa pa lang, sinabihan na kita. Lumayo ka sa akin para mag-asawa ka. Umalis ka dito, iniwanan mo ako. Ikaw ang nagdesisyon. Desisyon mo yan. Hindi kita mapigilan. Gusto mong mag-asawa. Gusto mong bumuhay ng sarili mong pamilya. Oo, siyempre. Pero ikaw rin ang sumisira ng pamilya mo. Sino ba naman may gustong hindi magkaroon ng sarili ng pamilya? I was old enough to go here anyway. I was old enough to live by myself. So, but what are you doing then? I fucked up. Kamali ako. It's my fault. So, inaamin mo, nagkamali ka mula pa sa umpisa, sinabi ko sa'yo na mag-stay ka dito. May maayos ng trabaho, hindi kita pinag-aral para lang magkaganyan ka, manakit ng mga tao. Hindi ko alam. Yung mga decision mo kasi, mga abrupt na decision, magpapakasal ako, ganun lang. Nakiusap ako sa'yo, 2 years lang kasi hindi pa ako handa. At alam kong hindi ka rin handa para magpakasal. Pero anong ginawa mo, nag-desisyon kayong dalawa. Tapos eto, pagkatapos ng kasal nyo, ganyan lang ginawa nyo. Hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin sa'yo. Iniwanan mo ako dito. Pag may sakit ka, iniisip ko kung anong sino nag-aalaga sa'yo. Nag-asawa ka pero hindi kayo magkasama. Ano yun? Ako yung mali, ma. It was my fault. Alam ko na mali. Alam, kaya nga pinagsasabihan kita eh. Hindi dapat mag-asawa kung hindi pa ready. Sabi nyo, ready na kayo. Pero ano nangyari sa inyo? Hindi ko kailangan yung pinapromise mo sa akin na you're going to give me a luxurious life. Pero ganito lahat ng naririnig ko. Ang sakit-sakit kung nasasaktan ka, mas masakit sa akin yung nanay mo. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Nag-promise ka sa akin na aayusin mo ang pamilya mo. Paano ka magkakaroon ng pamilyang maayos kung ganyan ka? Hindi kita matulungan. Wala ako dyan. Ang layo-layo nating dalawa. Sorry, ma. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Tuwing may sakit ka, iniisip ko kung sino mag-aalaga sa'yo. Kung nandito ka sa akin, madali lang yun.
Kaya lang may sarili ka ng pamilya eh. Pamilya mo yan, ikaw ang dapat bumunyan. Hindi mo dapat sirain. Bakit sinisira mo yung pamilya mo? Umayos ka, ayusin mo ang sarili mo. Walang makakatulong sa'yo kundi ikaw. Sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. At kung makinig sa kung sino mga nasa paligid mo, ikaw magdidesisyon yan. Matanda ka na, magdesisyon ka ng maayos. Tumatanda ka ng paurong. Ang pag-aasawa, sinabi ko yan sa'yo, madali lang. Pero tingnan mo ang nangyari. Umpisa pa lang, ganyan na. Paano mo aayusin ang buhay mo? Lahat ng naririnig ko na kasakit nun dahil ako ang naling mo. Umayos ka, ayusin mo ang pamilya mo. O kaya magdesisyon ka ng maayos. Hindi ko alam kung... Umuwi ka muna dito para makapag-isip ka. Hindi ko alam paano ko siya makakontakt. She's not talking to me. And... Anong hindi mo alam kung paano makakontakt? Social media nga kayo, sabi mo, mga comment mo noon na mga kwami yung mga taong sa social media. Pero kayo ngayon, tingnan mo. Mas masahol pa kayo sa mga ginawa niyo sa mga nauna sa inyo. Sobra-sobra. Lahat ng taong natatanong sa akin dito. I'm sorry, ma. Sorry. Lagi naman ganun. Sorry palagi, di ba? Kung nasasaktan ka 100 times, 1,000 times sa akin yun. Napakalayo mo. Dapat nandiyan dyan ako sa tabi mo. Kayanin mo yung lahat. Magdasal ka. Hindi ka na kasi nagdadasal eh. Magdasal ka sa Diyos. I do. Umingi ka ng tawad sa mga naging kasalanan mo. I pray every night. Hindi ka nakinig kasi sa akin. Kung nakinig ka sa lahat ng mga pinagsinabi ko sa'yo, dapat ngayon hindi ka nagkakaganyan. Hindi natin kailangan ng maraming pera. Okay na sa akin na maging masaya ka, may sarili kang pamilya, makita ko na may anak ka, na mamamatay man ako, may apo na ako, makita ko yung apo ko. Pero anong nangyari? Gusto ko rin naman yun, ma. Hindi ko na umiyak. I'll try to sort it out. Ayusin mo muna yung buhay mo. Pakita mo sa akin na inahayos mo ang buhay mo. Matanda ka na, anak. Hindi ka na bata. Para pagsabihan kita palagi. Pagsasabihan ka, hindi ka naman nakikinig. Nagkaasawa ka, nandiyan dyan. Guide sa'yo, pero anong ginagawa mo? At dapat kayong dalawa nagtutulungan sa isa't isa. Anong nangyayari ngayon? Kayo ang nagsisiraan pareho. Pareho kayo nagsisiraan sa isa't isa. Ina-expose niyo pa sa lahat ng tao. Sa maraming tao. Ina-expose niyo pa sa maraming tao. Na pwede niyo namang ayusin dalawa. Na dati namang ginagawa ninyo. Napuno na rin siguro. Eh, daming beses ko na kasing sinasaktan eh. Siyempre. Hindi mo naman masisisi yung tao kasi ang lala ko na eh. It's me, it's my fault. Wala siyang kasalanan dun. Napupuno naman lahat ng tao eh. Ikaw ang unang-unang may kasalanan dyan. Pero dapat hindi nyo na inano sa media yan, sa social media. Dapat inayos niyo yung dalawa pareho. Dati naman, inaayos niyo yung pareho. Na dati, nagme-message siya sa akin, magsasabi ng ganito, pagsabihan kita, hindi ko alam na magkakaganyan. Sabi mo, huwag akong magbabasa sa social media dahil ganito, ganyan. Yung pala, ganyan na yung nangyayari. Kung hindi lang dahil sa mga tao, hindi ko malalaman ang mga nangyayari sa inyo. Umuwi ka dito para dito ka mag-isip. At dito ka na rin magpaano ng surgery mo. Ayoko, ma. Umuwi ka. Ayoko. I don't wanna go there, ma. I'm okay. Hindi ko mas lalong... Hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag nandiyan dyan ka sa kapaligid sa mga tao. Mas lalong hindi ko alam kung dapat mong pagkatiwala ka doon. Mas lalong hindi ko maayos kung nandiyan ako. Anong gagawin ko dyan? Dito ka nga mag-isip. Dito ka sa akin muna. Umuwi ka dito. Ma, I'm gonna go through marriage counseling if she decides na she wants marriage counseling. Kung nandiyan ako. How? Diba? Maybe galit lang siya ngayon. Sobra, kaya hindi niya ako pinapansin. But time will come, I think. Tsaka enough na yan, ha? Enough na yung social media. Sobra-sobra na yan. Hindi ako sanay na ganyan. Inaano ka ng mga tao. Ang sakit-sakit para sa akin noon. Huwag ka na umiyak, ma. Hindi ako nagbabasa, pero nakakarating pa rin sa akin lahat. Lahat-lahat nakakarating pa rin sa akin.
Kaya nang miyak matam na. Kala ko naman, ano yung call mo? Pagagalitan mo pala ako. Alam mo, pag nagpakasal ka, sinabi ko sa'yo yan. Kasabihan nilang lahat, kasabihan ng matatanda, na hindi ka aning isusubo, na iluluwa pag napasok, ganun lang. Ganun lang kadali sa inyo. Nag-desisyon kayo, dinesisyonan nyo, tapos ngayon, ganyan nangyari sa inyong dalawa. Ayusin mo yan, ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo ang pamilya mo. Okay, ma. Dati naman kayo nagsisimba pa rin, sabay kayo nagsisimba, sabay kayo nagdarasal. Bakit ngayon hindi ka na nagdarasal? Magdasal ka. Pagdasal mo lahat ng kasalanan mo. Okay na, ayusin ko, ma. I'll try to sort this out. Ako gumawa. Nakailang promise ka na. Nakailang promise ka na na ayusin mo. Ayusin mo. Tama din yan, ha? Hindi mo na kailangan ng maraming pera. Sabi mo nga, famous ka na. Enough na. Matanda ka na. Ayusin mo ng buhay mo. Mas masaya ako makita kung may maganda kang pamilya. Meron kang sariling bahay. Mas masaya na ako doon. Na may mga anak. Makita ko man lang yung magiging apo ko. Masaya na ako doon. Pero paano ka magkakaroon ng anak mo? Ganyan ka. Ngayon, hindi ka makasagot. Mag-isip ka ng mga ginawa mong kasalanan. Mga desisyon mo na mga maling desisyon. Sige na, nag-breakfast ka na. Kaka-uwi mo pa lang from work. Iyak-iyak ka na. Ayusin mo yan at magdasal ka. Sinabi ko sa'yo, magdasal ka. Mm-mm. Kung paano ka makakatulong sa ibang tao kung sarili mo, hindi mo matulungan, hindi mo maiayos. Kung hindi mo man maiayos, iayos mo yan legally. Hindi ganyan. Sinasabi ko sa'yo, umuwi ka muna dito. Dito ka mag-isip. Habang ipapaano natin yung tuhod mo, umuwi ka na dito. Kaya kitang pakainin. Nalilimunod naman yata, ma. Mayaman anak mo. Ano ka ba? Hindi natin kailangan yan. Dito kailangan yan. Dito ka. At least dito matino ka. Hindi ka nang miyak. Kaya high blood ka na naman yan. Ikaw nga papatay sa akin. No, to. Okay, kasi papatay mo ko sa consumption. Hindi ako sanay sa ganyan. Sa mga ganyan-ganyan. Social media, showbiz na yan. Hindi tayo showbiz. Kasalanan ako bang pogi anak mo? Tumawa ka na. Pogi ka, engot ka, tanga. Gabi. Pinapatawa lang kita. Iyak ka lang iyak eh. Nare-record kita. Raulo ka. Nare-record. Raulo ka, wag mong iyak ano yan ha. Huwag ka record yan. Huwag mo kung ano yun. Bata ko. Kala ko kasi it was a good news or something. Hindi ko naman alam na ganyan. Naiiyakan mo ako, ma. I'm sorry. Sige, singa mo. Uwi ka na lang dito. Uwi ka na dito. Isinga mo para ano, e-edit out ko na lang yung pag... Sira ulo ka, huwag mo akong idamay-damay dyan sa mga drums, mga ano ninyo. Huwag mo akong idamay, ha? Tingilan mo. Tumawa ka na kasi. Huwag ka nang umana dyan. Iyak ka nang iyak eh. Pinapatawa lang kita. Ngayon kung umiyak ka. Sige na. Kaya nga, yun lang sinasabi ko. Ina-advise ko lang na umuwi ka muna. Hindi ko nga maayos kung nandyan ako. Walang mag-aalaga rin sa'yo dyan pag nagpa-surgery ka. At least ako, nandito ako. Okay. Pag-isipan ko. Pero ang dami ka na kasing nakausap na doktor. Dalawa na. Eh dyan, magbabayad ka dito libre. Dito all free. Ayun, so babiyahe ako dyan para magpa-opera. Ganon din, magbabayad din ako ng plane ticket papunta at dyan sa UK. At paano kumiyo ka ng korte? Ha? Pag ako kasama mo. Eh, sobrang layo ko naman na dito sa mga tao sa... At least maaalaga ako kita. Sino mag-aalaga sa'yo dyan? Si kuya mo? Zombie. Ewan ko nga, yun nga, iniisip ko eh, paano ako... Oh, kaya nga. Paano maliligo pag ano, kaya, may surgery? Kailangan mo talaga ng kasama. Sige, saka pag... dapat nasa baba yung room, hindi dapat nasa taas. Sige, pag-isipan ko. Pero ayoko umuwi dyan. Ayoko. Hindi ko naman sinabi mag-stay ka dito ng ano eh. Oh, ang tagal nun. 3 months ang ano nito. Siyempre, hindi rin ako makakabalik kasi at hindi ako pwede mag... At least recovery 3 months. At least nakakapag-isip-isip ka. Siguro naman makakapag-isip ka na ng maayos mo kung 3 months, ano? Pag-isipan ko.
Pero I don't want to go there. Sige ma, yun lang pala. Pagagalitan mo lang pala ako. Tumahimik ka. Ha? Tumahimik ka. Tumilong ka kahit kailan. Hindi ka kasi nakikinig sa nanay mo. Kung nakinig ka sa akin, hindi ka magkakaganyan. Oh, hindi naman sa lahat ng oras dapat makinig. Pero hindi dapat ka manakit ng damdamin ng ibang tao. Yeah, that's ano, ewan ko. Mga maling decision ko yun. Mga... Lalo-lalo na sa damdamin ng asawa mo. Mga wrong decisions ko yun. Wrong decision ngayon, ano, accepted mo yun. Sa sarili mo, na nagkamali ka ng decision mo. Na mali yun. Manakit ng tao. Alam mo naman masama manakit ng tao ah. Akala mo kasi lahat ng ano, is puro joke. Lahat biro. Magpakatinong ka naman. Sige na. Sige ma. Bye-bye. Nakakatatak lang ako sa iyo. Gago pa talaga. Kahit kailan, gago pa. Huwag mo na, wala. Hindi mo pa nakikita yung apo mo, oh. Diba? Kaya nga, papatayin mo. Ikaw nga, papatay sa akin, eh. Papatayin mo yung nanay mo, eh. Hindi nga ako namatay sa COVID, eh. Kaya mo ito, papatay sa akin sa consumption. Oh. Sige na, ma. Bye-bye. Sige na. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Mag-ingat ka dyan. Bye-bye, ma. Love you. Love you too. Bye. Bye-bye.